Magandang umaga po sa inyo mga kapamilya. Heto na naman po ang inyong programa, ang OK Ka Dog. Ako po ang inyong lingkod, Charlene May Tim. Ang episode natin ngayon ay tungkol sa sakit na diabetes. At mga kapamilya, kasama natin ngayon si Dr. Roxanne Dagio. Good morning, Doc. Good morning sa inyong lahat. Upang sagutin ang ating mga katanungan tungkol sa diabetes mellitus. At kasama rin natin ngayon ang mga panauhin na siyang magtatanong sa mga gusto nilang malaman tungkol sa sakit na diabetes. At doktora, may isa pong panauhin na magtatanong sa inyo. Doktora, saan po ba nagmumula ang glucose at ano po ba ang gamit nito sa ating katawan? Salamat sa iyong katanungan. Kapag tayo kumain, ang ating kinain ay dumadaan sa ating stomach. Ang pagkain ay gawa ito sa tatlong nutrients, ang carbohydrates, proteins, at ang fats. During digestion, ang carbohydrates ay broken down into sugar o tinatawag na glucose. Ang carbohydrates ay galing sa mga pagkain tulad ng bread, rice, pasta, patatas, prutas, gatas, at yogurt. Sa isang normal digestive process, ang sugar ay dumadaan sa stomach through the bloodstream going to our muscles and fats. However, ang glucose ay hindi makakapasok sa isang cells without the help of a hormone called insulin, na ito ay pinuproduce ng ating pancreas. Ang insulin ay nagsisilbing susi upang ang glucose ay makapasok sa ating mga cells. Ginagamit ng ating cells ang glucose upang magkaroon ng enerhiya ang ating katawan. Kapag ang prosesong ito ay nagpa-function properly, ang sugar na pumapasok sa cells at nagagamit ito ng ating katawan. The body is able to regulate the concentration of sugar in the bloodstream. Okay, Doc. Salamat sa inyong kasagutan. Meron pa pong magtatanong. So, Doktora, paano naman po ang nangyayari sa taong may sakit na diabetes mellitus? Sa taong may diabetes mellitus, ang sugar ay pumapasok sa bloodstream, pero dalawa ang nangyayari. Una, either ang ating pancreas ay hindi nagproproduce ng sapat na insulin to match the sugar na pumapasok sa ating bloodstream, o ang ating body cells doesn't respond sa insulin na pinuproduce ng pancreas. In both cases, the result is the same. The cell door is closed, causing the sugar to get back in the bloodstream. Ang resulta nito ay tumataas ang ating blood sugar. Salamat sa inyong explanation, Doc. May isa pa po magtatanong sa ating mga audience. Kapag ang glucose po ba ay nagre-remain sa ating katawan, ano po ba ang nagiging komplikasyon nito? Ito ay nag-create ng several problems sa taong may diabetes. Dahil ang sugar ay hindi makakapasok sa body cells. Ang taong may diabetic ay nakakaramdam ng pagkapagod. Pangalawa, the body will try to dilute the excess sugar in the bloodstream, pero nagkakaroon ng tinatawag na fluid shifting. Kaya ang taong may diabetic ay laging dehydrated o nauuhaw. Kapag mataas ang ating blood sugar, nakakadamage ito sa mga vital organs ng ating katawan katulad ng ating mga mata, kidneys, nerves, at puso. Kapag ito ay hindi na control, ang diabetes ay nagkakaroon ng serious complications tulad ng pagkabulag, amputation, kidney failure, heart attack, and stroke. Pangatlo, ang sugar ay pumapasok sa ating kidney. Ang ating kidney ay may renal threshold lamang na 180 mg per deciliter. Kapag ang ating ihi ay mataas ang sugar na umaattract sa tubig, nagkakaroon ang taong may diabetes ng polyuria. Pang-apat, ang cell ng taong may diabetes ay nai-stimulate ang hunger mechanism, kaya naman ito ay nagre-resulta sa tinatawag na polyphagia. Ang polydipsia, polyuria at polyphagia ay tinatawag na triads of BM. Ah, so ganun palang nangyayari sa taong may diabetes, Doktora? Ano po ba ang dapat gawin ng taong may diabetes upang maging normal ang kanyang blood sugar level?
One way to do this ay diet. Kapag ni-reduce natin ang pagkain ng carbohydrates, nare-regulate ang amount ng sugar na pumapasok sa ating bloodstream. Ang mga pagkain na dapat limitahan ay ang mga cake, pie, and chocolate at soda. Another way to regulate blood sugar is through exercise. Kapag may physical activity, ginagawa nitong more receptive to insulin ang ating muscle and fat cells. In other words, ang mga muscle and fat cells na nakasara ay bumubukas. Ang doktor ay nagpre-prescribe ng oral medications para rumami ang supply ng insulin. To regulate the amount of sugar entering the bloodstream, or ginagawa nitong more receptive ang insulin sa mga fat and muscle cells, at ang insulin shots. Maraming salamat, Doktora, sa lahat ng mga kasagutan na inyong binhagi sa amin tungkol sa sakit na diabetes, at maraming salamat din sa pagdalo dito sa aming programa. Walang anuman, Charlie. At sa mga masugid nating mga audience, salamat din sa inyo sa pagdalo dito. At mga kapamilya, salamat sa patuloy niyong pagtangkilik sa aming programa. Ako muli si Charlene May Timpog at ito ang OK Ka Dong. OK Ka Dong! OK Ka Dong! OK Ka Wishing